Magandang morning, mga friendship. Nandito kami ngayon sa Mexican restaurant. Dito kami nagbe-breakfast. Kagigising ko lang eh. Nag-toothbrush lang ako eh. Punta na kami dito. Naghahanap ako ng tubig. Kasi gusto ko minum ng tubig. Pero sabi ng asawa ko, ito naman daw in-order namin ay orange juice. Kaya hindi kami mabigyan kung hindi kami manghihingi. Ayan, ito na pala yung ah. Thank you. And I'll be back with the silver one, okay? Ito, ang lalaking flat. Hello guys! Magandang umaga, tanghali, gabi, sinong lahat. Ngayon naman hapon. Yes, alas 3 ng hapon dito sa amin. Alas 3:05 ng time dito sa Seattle. At nilaga ako ng bulaklak. Medyo nasunog doon, no? Dalawa. Tag-isa kami ni Dan. Kung gusto niya, tag-isa kami. Kung ayaw niya, sa akin ang lahat. Bakit kaya medyo maalat, anak? Hindi ko naman nilagyan ng ano? Asin? Na, ang ina. Ay, bakit hindi dito? Nung nandiyan ako sa Pilipinas, yung bago pa lang ako dito sa Amerika, hindi ako kumakain ng ganito. Kasi ang tingin ko talaga bulaklak. At saka yung ka-member ng church namin dati. Nagtatanim siya ng kato. Siya bulaklak. Maingay nga yun dito sa amin. Siya ka pala bakasyon ko ngayon. First day ang bakasyon ko kahapon. At ngayon, Monday naman. Kaya medyo maingay kayo manood ng TV. Manood ng TV ng asawa ko. At ang ngayon kung tunga ito. Salamin ko. Ganyan. Ang tagal na rin ako yung nakipag-usap sa inyo. Kasi mga pinakikita ko mga bulaklak. Masaya rin naman ako nag-share ng mga bulaklak kasi kagaya ng sinabi ko na dati, bang happy lang tayo. Balik ko yung aking salamin. Sana maganda itong video kong ito. Ayan. Tapos na ba yung sinaglalaba pa ako eh? Tumigil siya konti. Oops. Tumigil siya konti. Kainan ko na yan. Yeah, yung nilalabahan ko tumigil. Maingay din kanina. Ayun, pila tayo na yung radyo. Siguro, pagkakausapin ko kayo ng habang kumakain ito, itong dalawang bulaklak na to. Abutin tayo ng siyam-siyam. Kasi nakaka 3 minutes na ako eh. Yung iba, yung mga puti, pag kinakain nila rin, sa kanila nga kami natuto eh. Pag kumakain sila ng ganito, dinidip mo para sa mayonnaise. Mas masarap daw. Awa, init. Ang init nun. Ay, yung kalikili ko. Eh, sa akin naman, bihira nga lang ako magkaroon ng mayonnaise. Pag gumagawa lang ako ng bread na paipalaman. Ayan. Ganito lang ang buhay namin dito eh. Simple ang buhay namin dito sa Amerika. Pero hindi kami mayaman, ha?
pa ako mayaman sa utang. Pero, iba na yung contento ka. Content. Kasi, meron naman kaming nasasakyan, pupunta sa trabaho. Kasi yun ang importante. Hindi na kami nagpabas. Kasi pa magbas ka dito, ang layo-layo ng lalakarin mula dito sa bahay namin. Hanggang doon sa bus. Kaya, maigi na rin na meron kaming nasasakyan. Pero hindi kami mayaman, simple lang. Basta may trabaho, ganyan. Kasi dito sa Amerika, basta masipag ka, matrabaho ka, nakakaraos din. Mainit naman. Ito. Dahon. Siguro meron na sa Pilipinas ito. Baka meron sa Baguio. Mamaya titignan ko yung mga halaman namin. Yung halaman na, yung vegetables, at saka yung mga halaman lang, at saka succulent. Mamaya, sobrang init ngayon eh. Ano ba kainit? Aking orange juice. Ito na yung ating garlic, mga friendship. Bumunot ang asawa ko nung last week. Ito pa lang ang kalaki nung last week. But this, kaano niya, kaharvest niya itong dalawa na to. Siguro itong dahon nito eh, gawin kong, ano ba tawag dito, pakbit. Kaya, ayan, para ma-dry siya. Ayan po ang ating garlic, mga friendship. At may maliit pa kaming mais. At ampalaya. Marami pang ampalaya na hindi na itatanim. Puntan natin yung ampalaya na hindi pa na itatanim. Tignan nyo yung aking weeping willow. Talagang willow. Look, Danny. I can't believe it. Hiyang talaga pala sa labas ito. Lumaki ng husto. At ang laki na ng aming tomato. Ayan. Ito pa hindi na itatanim na corn. Ito may garlic po ako. May garlic po tayo. Ayan. Masarap po ito kapag baby garlic pa, lagyan mo ng bagoong, ang sarap, at saka kanin lang, ulam na. Yun ang ulam, inuulam ko dati eh. Nung gustong gusto ko. Nung nasa Pilipinas pa ako. Hindi na namin alam kung saan nilalagay. Oo nga, maluwangagang doon. Maganda sanang taniman namin yun sa pinakadulo. Kaso ang fence namin eh, parang malalaglag na. Ito yung hindi na itatanim na ampalaya. Ang sarap, sabi ko nga sa asawa ko eh, ipipik ko na siya. Kasi ito siya oh. Hindi niya alam kung saan niya itatanim. Kukunin ko na yung mga dulo para gawin ng tinola. Ang sarap kaya. Ayan. At ang talong po na hindi pa na itatanim. Sabi niya ilalagay daw niya sa pot na maliit. Ito yung plastic pot namin. Pumunta ako kanina sa second hand store. Nakabili ako ng bag. Ito, the sock. Magandang brand ito eh. Pero binili ko ito, dollar lang. Dollar
39 yata or 29. Ayan. At ito naman, fossil siya. Fossil. Binili ko rin. Nilabahan ko na eh. Ayan. Tuntua ako nung mahanap ko ito para akong nakahanap ng ginto. Pero hindi ito $2. Ah. Mas mahal ito. Mga 12 na ito. $12. Kasi hindi naman on sale. Ito on sale. $1.29. Ayan. Papakita. Ito na. Nagsisimula ng mamumulaklak yung mga summer flower. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Ang ganda. Ito na yung itinanim ko no 2 weeks ago na strawberry na may bunga na. Pipikin ko na siya. Ang sarap. Wala namang ano eh. Kagat ng animals. Ito siya. Para na akong nagpick doon sa Whidbey Island. Hindi na yata kami pupunta sa Whidbey Island ngayon, vacation ko. Parang wala, hindi kami ano, lalabas from Seattle kasi wala namang no, kasi walang vacation yung asawa ko. At ang galing-galing. Ito pa. Ang sarap naman mga friendship ko. Meron ba akong ayan, nag-pick na ako ng strawberry. Tingnan mo nga naman, kapag meron kang itinanim, meron kang aanihin. Ayan. Bukod pa sa mga magaganda kong succulent na ito, kunin ko na ito, matamis daw eh. Hindi naman ako unang nakatikim ng strawberry ko, kundi ang aking mister. Ayan. Ito na, may strawberry na tayo mga kaibigan ko. Thank you sa pakikinig nyo sa akin. Next time ulit, ingat po kayo. Bye!